Ang International League ay hindi ko tinitiyak kung fan-made ba o karugtong ng Winter Tournament. Nabasa ko lang to sa isang site na ginawa ng isang community ng slam dunk na nakabase sa bansa na kung saan ito nag-originate. At gaya nga ng sinabi ko, nabasa ko lang to sa isang site at hindi naka-manga version. Kaya naman walang mga animated pictures na naka-indicate. By the way mga idol, pasok ko lang muna intro ko. Come on, come on. Don't gotta work, I be living like a boss do. I got a bottle in my hand when I walk through. Don't care what y'all do, rolling with a small crew. Show you how to win, we can show you how to floss too. If it don't make dollars, don't make sense. Yo mga idol, nga pala, baka malito kayo kung bakit merong nakahalong ibang anime dyan. Diba gaya ng sinabi ko, hindi naka-manga version ang kwentong ito. Kaya walang mga anime pictures na naka-indicate. Ngunit merong mga character description naman na nakalaad sa site, naggaya ng nasa screen. Kaya naman nag-adapt na lang ako ng ibang mga anime pictures na malapit sa character description ng bawat character sa kwento ng International League. Ngunit ang skills, mindset, ang laro ng bawat isa ay nakabase pa rin sa kwento ng International League. Yan malinaw na mga idol. The International League, Chapter 143. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Dito nga ay, hindi magandang plano nga ang pinakita ng kupunan ng Alexander Dawson High. At maski itong si Rokawa ay balak kanilang tanggalin sa laro. Kaya naman dito'y unti-unti nang naukusad at nakuha na nga ng kalamangan ang kupunan ng Alexander Dawson High dulot nga ng isang marahas na paraan. Kaya naman dito nga'y tuwang-tuwa nga itong si Coach Alex at isang konsintidor nga dahil kunukonsinti nga niya ang gawain ng kanyang mga anak. Nice one mga anak! Ganyan nga, ipagpatuloy nyo yan. Tanggalin nyo kung sino man ang nakaharang sa ating landas. Tama ang ating aim. Ang tanging aim natin dito ay manalo sa laro. At wala tayong paki kung sino man ang mapakan at kung sino man ang magkaroon ng injury. Wika nitong si Coach Alex. Samantalang dito nga'y nagalit nga itong si Mr. Smith. At hindi na nga nakapagtimpi pa. Uy Alex! Hindi maganda yung gawain mo. Pinalakasan mo pa talaga ang boses mo. Pang-insulto ba yung sinasabi mo? Hindi ka naglalaro ng basketball sapagkat hindi ganyan ang tunay na malalaro at coach. Ang time gusto mo lang ay manalo kahit wala ng respeto. Ha! Tandaan mo. Ngayon pa lang panalo na kami. Naltignan mo. Walang humahanga sa inyo. Bago pa lang magsimula ang larong ito, di ba? Kayo ang inaangan ng lahat ng tao dito, pero bakit ngayon? Sa tuwing nakaapuntos kayo ay wala nang humihiyaw, di ba? Diyan pa lang ay talo na kayo. Ha! Ipagpatuloy mo lang yan. Wala kaming paki kung manalo matalo basta nasa amin ang respeto ng mga tao. Wika nitong si Mr. Smith at dito yung nagsalita nga itong si Coach Ansay. Mr. Smith, kalma ka lang. Huwag kang magpapadala sa bugso ng damdamin sapagkat yan ang gusto nitong si Coach Alex na to na mawala tayo sa focus sa laro. Ngunit, hindi siya magtatagumpay sa larong ito. Tandaan mo, tayo pa rin ang manalo dito kahit tagilid ng ating bangka. Magtiwala ka. Wika nga nitong si Coach Ansay samantalang dito ngay. Mabalik na nga tayo sa laro. At sa pagkakataong ito, hawak-hawak na nga nitong si Rokawa ang bola at patuloy pa rin sa pag-atake sa baya. Dito nga'y dali-dali nga'y ang inatake itong si Clark Dawson na talagang pinipisikal nga niya ito. Hoy kayo, mga mandaraya kayo, kayong magkakapatid, wala akong pake sa inyo. Isang time aim lang namin dito ay manalo. Ibibigay namin ang lahat ng ating makakaya kahit na masaktan pa kami. Wika nitong si Rokawa ngunit dito nga'y walang pake itong si Clark Dawson. Ha! Wala akong pake.
Gawin mo lang kung anong gusto mo basta. Stick lang kami sa plano. Tandaan mo, kami ang mananalo dito unghang. We ka nitong si Clark Dawson sabay. Dito ngay, isang apak na ulit ang ginawa nitong si Clark Dawson sa paa nitong si Rukawa. Kaya naman, itong si Rukawa ay nakaramdam na naman. Eto na, eto naman ang pa sa aking mga paa. Hindi ito pwede. Ang kanilang pandruga sa laro ay mas labis pa kesa sa kupunan ng Toyotama. Tila ba na ulit ng 10 beses ang kanilang karasan. Wika nitong si Rukawa, kaya naman dito ngay. No choice na lang siya kundi ipasa ang bola dito kay Miyagi nang biglang. Huli ka! Sa akin ang pasa na yan! Wika nga nitong si Clark Dawson at dito'y na-deflect nga niya ang pasa. Kaya naman dito'y isang pass break na agad ang naganap at pinasa na agad ito ang sa tumatakbong na si Nix Dawson. Kaya naman dito ngay, nalibre na nga itong si Nix Dawson sabay. Isang layup na naman ang kanyang ginawa para puntos sa upunan ng Alexander Dawson High na unti-unti nang tinatambakan ang kupunan ng Shuhoku. Kaya dito'y nagsisigawan na nga ang mga tagahanga nila dati. Ngunit hindi na ang kanilang sigawan ay hindi na cheer sapagkat boo! Wala na kayong dignidad at respeto. Nakita namin ang pag-apak niyo sa paa nitong si Kaede Rukawa. Talagang hindi nakarespeto pa ang pinapakita ng kupunan ng Alexander Dawson High. Ang tayong gusto na lang dito ay manalo. Ha! Hindi pa pwede yan. Ang suporta, respeto, paghanga at dignidad ay nasa kupunan ng Shuhoku at wala sa inyo mga Dawson, mga Mandaraya. Wala nang sumusuporta sa inyo. Nabaliktad na lahat. Wika ng mga tao. Samantalang itong si Coach Alex ay napasigaw nga. Ha! Wala kaming paki sa inyo. Basta ang tanging aim lang namin dito ay manalo. Wala kaming paki sa inyong suporta. Ang gusto namin dito ay may uwi ang tropeyo ng International League. Ha! Kayong lahat, hindi naman kayo nagpapalakas sa amin. Ang nagpapalakas sa amin ay aming estratehiya at pag-iinsayo. Kayong lahat, wala kaming paki sa inyo. Uwi ka nga nitong si Coach Alex samantalang. Itong Sakuragi ay hindi nga napigilan ang kanyang sarili at talagang pumasok na nga sa loob ng court at dinuro-duro itong si Coach Alex. Hoy! Alex! Hindi ka dapat irespeto. Ang ganyang klase ng laro ay hindi naaangkop sa pinakamataas na liga. Tinuturuan mo lamang ang inyong mga anak upang maglaro ng ganyan. Hindi ganyan ang tunay na laro ng basketball. Ang mga importante naman talaga dito ay kunin ang respeto ng kalaro at hindi ibigay ang naaangkop at hindi ka aya-ayang injury sa mga kalaban. Ikaw Coach Alex, hindi ka magandang modelo. Kaya mga Dawson, kayong magkakapatid na Dawson, sigurado ba kayo na ganito ang gusto nyo makilala na image nyo? Ha! Kung ako sa inyo, lumipat na kayo at ibigay ang inyong buong tiwala at inyong laro sa ibang kupunan. Kitang-kita naman diba na pinapahamak na kayo ng sarili nyong ama. Imulat nyo ang sarili nyong mga mata sapagkat may talento naman kayo. Hindi kayo nababagay sa larong ito. Hindi kayo nababagay. Hindi kayo nababagay sa kupunan na to. Wika nitong Sakuragi na galit nga. At dito ngay, nagwika nga itong si Fujima. Tama si Sakuragi. Ang respeto naman talaga ang nagmamatter at the end of the game. Ngunit yan ang gusto nila. Ayahan mo. Ayahan mo na ipakita nila kung anong nais nila. Basta ang tayong gawin lang natin dito ay sabayan. At wag na wag magpapadala sa kanilang estratehiya. Wika nitong si Fujima. Samantalang itong si Ayako ay nagwika. Sakuragi, tama na yan. Sa pagkakataon na to, hindi ka namin papagalitan sapagkat pabor ang lahat ng sinabi mo at talagang totoo. Ngunit maupo ka na bago ka pa mateknikal.
mismong referee ay hindi ka na tinechnical dahil alam niya na tama lahat ng sinabi mo, kaya umupo ka na. Ayahan mo, pagtapos ng larong ito, tayo pa rin ang mananalo. Itaga mo yan sa bato. Wika nga nitong si Ayako. Ano kaya ang kakalabasan ng laban ng ito? Abangan natin susunod na bahagi.